Ngayon mga tapsa yan, dito ako sa may likod bahay namin. Ililiha ko na siya, yung hood ng 800 grit, and then pagkatapos nito, liha naman ng 1000. Yun, so ito timelapse ko na lang mga paps kasi medyo matagal din magliha. So mga paps, tapos ko na siyang liha. Iliha. So panlaw-panlaw naman. Banlaw-banlaw. So tapos afternoon, papatuyuin natin. Alright, so mga paps, ang gawin natin ngayon is mag-spray na tayo ng primer. So alog-alog lang. Spray na tayo ng primer dito sa ating hood. So ayun mga paps, tapos na natin lagyan ng primer. Bale, tatlong coating yan yung primer. So ngayon, magliliha naman tayo ng 1,000 tapos. Mga paps, ayan mga paps, tapos ko nang iliha yung tatlong patong ng primer. Alright, so ayan mga paps, nag-decide ako na black na lang yung ikulay ko dito sa hood ng kotse ko. Kasi baka hindi ko ma-achieve yung same color nung pagkapula sa links ko. So black na lang. Tapos, Bosni black yung gamit ko, tapos 1K clear pa rin yung top coat. And then nga pala, bali, second coating na to. Ito timelapse ko na lang mga paps. Ayan na mga paps, bali papatuyuin ko lang to, then down sa last coating na ng last na coating na, tatlong patong. Ayun, so may gamit ako nitong spray gun adapter, nabili ko sa Shopee. Tapos yung pinakang nozzle ng yung pinakang nozzle ng samurai paint yung ginamit ko. Kaya yan, medyo maganda. So, patutuyuin ko na lang muna yan. Tapos, siguro mga 1 hour, tapos top coat na. Yan, kulay black. Bosni. Number 39, tapos top coat. 1K clear. Bali, tatlo. Tatlong 1K clear. Ayan. So ayun muna mga paps, patutuyuin ko lang muna. Mga paps, kulay black na yung hood ng aking Lynx. Ayan. So mag-spray na ako ng 1K clear para sa top coat. So ayun, again, ita-timelapse ko na lang ulit.
Yun, so katapos lang natin ng first coating ng top coat K1K clear ng Samurai paint. And patuyuin lang natin siguro mga 10 minutes tapos apply tayo ng second coating. Madali din naman matuyo yung ano, Samurai paint. Ayan, yung 1K clear natin. So gagawin natin dito tatlong patong, 3 coating. Ayan. So yun oh, laking tulong nito, laking bagay yung spray gun adapter. Napakaganda. Kontrolado. At saka ano, control mo din yung ano, yung bato or yung buga ng spray gun. So hindi nakakangali, pumindot ang pumindot. Ayun. So hintayin lang natin matuyo to mga paps. Tapos spray tayo na second coating. Mga paps, tuyo na siya. So ilang segundo na lang. Tapos apply na natin yung second coating ng top coat ng 1K clear Samurai. So time lapse ko na lang ulit mga paps. Mga paps, makapag second coating na tayo ng 1K clear na Samurai paint. And wait na lang tayo ng ilang minuto pa, mga 10 minutes ulit. Patutuyuin lang natin ang bahagya. At pagkatapos, final coating na tayo mga paps. Third coating na yun. Third and final coat na. Yun. So patuyuin lang natin. So balikan ko kaya mamaya, and then yung final coating again, ita time lapse ko na lang kasi madali lang naman 'yon. Yung link nga pala nung spray gun adapter, i-attach ko na lang dito sa description ng video na 'to. And yun lang, balikan ko kayo guys. Pops, third and final coating na tayo ng ating 1K clear Samurai paint. Shake muna natin for 2 minutes para okay. So 2 minutes natin siyang kakalugin. Hindi siya upright yung pagkalog. So ganyan lang yung pag-shake. Yun yung tamang pag-shake based dun sa nakita ko sa YouTube at saka dun sa isang ads na nakita ko rin sa saan ba to? Basta may napanood ako, ganito lang daw yung pag-shake. O, teka lang mga paps, alog-alog lang tayo. Alright, good morning mga paps. So, eto na yung finished product nung DIY na hood painting dito sa aking links. Kasi kaya ako siya pininturahan, kupas na yung ibabaw. Ayun. So, Samurai paint yung ginamit ko. Ayun, so may magsasabi malamang hindi maganda yan, hindi tatagal yan, ganito ganyan. Okay lang, kotse ko naman to eh. Tsaka ako naman yung gumastos dito eh. Wala akong ginawang hindi gusto dito sa sasakyan ko. And basta nasatisfy ako, nakita ko yung outcome nung gawa ko. Maganda. Okay na ako doon. So, ayun lang mga paps. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa pagpipintura ng hood ng kotse ko. Pala, if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to comment, like, and subscribe dito sa YouTube channel ko. Ayun again mga paps, maraming salamat sa pagsuporta at panonood ng mga videos ko. More to come, and meron tayong sunod na project dito sa aking Ford Lynx, yung trunk door. Ayun again, salamat!